Nagpulasa ng mga tauhan ng mga kirinderya at mga nakaparadang sasakyan sa Scout Madrinyan sa Quezon City nang dumating ang mga operatiba ng MMDA. Bantay sa gabal. Sa gabal pa yan. Ayun ang daanan. Laki-laki oh. Pumalag naman ang mga sakay na sasakyang ito at itinapon ang ticket na ibinigay ng MMDA. Pag nag-renew siya ng sasakyan niya at hindi niya tinubos, hindi siya makaka-renew ng lisensya niya. Sa kabuuan, 17 motorista ang natikitan at 5 sasakyan ang hinatak. Ayon sa DPWH NCR, sisikapin nila na matapos ng mas maaga itong El Sacamoning flyover para lumuwag-luwag naman ang daloy ng trapiko dahil 2 tulay pa ang nakatakda nilang kumpunihin bago matapos ang taon. Sa EDSA pa lamang, 2 pa ang dagdag, ang Magallanes flyover sa Makati-Pasay border at Guadalupe Bridge sa pagitan ng Makati at Mandaluyong. Kukumpunuhin din ang Lambingan Bridge sa Maynila. Ayon sa DPWH NCR, sa susunod na linggo, magsisimula na ang pagkumpuni ng gitnang lane at pagpapatibay ng ilalim ng southbound ng Magallanes flyover. Mayigit 160,000 pa naman ang dumadaan sa flyover mula 6 a.m. hanggang 8 p.m. Pero hindi pa naman isasara agad ang flyover. Kapag medyo maluwag na tayo dito sa Kamuning, saka ho natin isasara kasi it would take around 6 months din yung pagsasara natin dyan. Pero may 2 naman yung lanes na bubuksan bukaso para sa ating mga motorista. Bago naman isara ang Guadalupe Bridge sa dinaraanan ng mahigit 143,000 na sasakyan mula 6 a.m. hanggang 8 p.m., kailangan munang gumawa ng temporary bridges na sisimulan sa Agosto. Nirekomenda ang pagpapatibay sa tulay laban sa mga mas malalakas na lindol. Kung matuloy ang mga schedule, 3 repair sa EDSA ang sunod-sunod na may tsansa magsabay-sabay ang paggawa at tatama pa sa tag-ulan at kapaskuhan.